sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga empowered mothers and fathers. Tutulungan ang mga anak na mag-aral hindi lamang dahil kailangan. Hindi dahil ganito ang learning mode natin, pero siguro dahil isang responsibilidad na din, no, ng isang magulang talaga ang pagtuturo sa anak. Kailangan ang mga magulang alam kung ano yung tinatawag nating functional literacy. Okay? So ano ba yung functional literacy? Yung mga bagay na dapat malaman ng mga bata, okay, para mabuhay sa society. Higit ano pa man, no, sabi ko nga po, hindi kailangan ng isang formal na pagkakaroon ng karunungan o kaalaman tungkol sa paano magbasa. Ang mga magulang, the fact na halimbawa dito sa aming bahay, no, nung mga medyo bata pa yung mga anak ko, talagang binabasahan sila at nakikita nila na nagbabasa ako. Okay, so ito yung tinatawag nating literacy rich environment. Okay, na ang nanay, ang tatay, ang mga kapatid o kahit sino man sa bahay, dapat sila yung magiging role model ng pagbabasa. I think it's important, no, na mapasa natin yung mga bagay na hindi naman kailangang ituro sa eskwelahan. Unang-una yung pagmamahal, okay? Attention, okay? Mabasa natin kung ano ang kailangan, matutong makinig sa mga anak. Ayun ay mga bagay na para sa akin ay mas importante. So, maraming paraan. Meron tayong word wall, kung saan pwede mong idikit yung mga salita, okay? Yung mga letter magnet, okay? Kung grade 1 ang mga anak mo, syempre, I'm sure marami ng mga artworks yan. I-post sa wall, pwede din yon kung saan makikita nila. Tapos, pwede mo ulit i-label yung mga things around the house. Notebook, ballpen, TV, okay? So, pareho kayo nagtuturuan. Yung ginawa ni Helen Keller, yung teacher ni Helen Keller, okay? So, di ba deaf and mute si Helen Keller? Di paano niya naturo ang magbasa at makilala ang mga letters? Kasi dapat sa reading, ang unang-unang malaman ng mga bata ay yung alphabet knowledge. Okay? So, paano ginawa ni nung teacher ni Helen Keller? Water. Pinaramdam niya yung water, tapos sinulat niya yung letter sa palm. So, that magkakaroon ng association ang bata. Maganda rin na makita ng mga anak na nagbabasa ng printed materials ang mga magulang nila. Kailangan malaman ng mga bata na ang aklat ay may mga bahagi, okay? For example, anong page number nga yung sinabi ng ganitong character? Saan page makikita? So, kailangan pag ang mga nanay pag magbabasa, kailangan nakaturo daw sa mga words para malaman nila, no, from left, that we read from left to right and that books have parts, okay? So makikita natin yan dapat. So ang ginagawa ko pa minsan, no, pag sobrang maraming oras kami, wala na silang klase, ang ginagawa ko, no, pag nagbasa sila, I would ask them ano yung mga naintindihan nila sa kwento. Sa kanila, no, at the back of their minds, nakakabuo sila ng konsepto, okay, na magpapalawak ng kaalaman nila at magkakaroon sila ng parang intellectual curiosity. Ano nangyayari? Bakit ganoon, no? Yung nagiging critical sila, no? As young as they are, mas nagiging critical sila kung pinapaalam mo kung ano yung mga dapat gawin habang bago magbasa, habang nagbabasa, at pagkatapos magbasa. Okay, marami na pong validation studies, no, na alam ko po na babalitaan niyo ito, na if you are reading using the printed materials, the tendency is you'll get to learn better. Karamihan mas gusto nilang nahahawakan pa rin, no, ang mga senior high school students natin to, no,
nahahawakan yung mga materials. Ang tawag doon ay haptic dissonance. At may mga ibang mambabasa pa nga na inaamoy yung aklat. Yun yung mga bagay na hindi magagawa ng online materials. Kailangan talagang ang mga bata mag-printed materials muna bago ma-expose sa online materials. Bakit? It has something to do with their eyes. Okay? So, yung mga developmental pediatrician, di ba po, ang sabi nila, zero gadget talaga. Kasi di ba po meron dalawa yan, na academic setting, okay, and recreational setting. Okay? So tayong mga, I think, kung ako ay magsasagot din ng survey ni McKenna, no, ako kasi gusto ko rin magbasa ng mga, for example, novels, no, The Lord of the Rings. Mas gusto ko yung printed materials. Bakit? Kasi nasusulatan ko. Karamihan ng mga mambabasa, may mga ugali rin sila no, or sa loobin na mas gusto nila mag-annotate sa printed materials. Although ngayon, meron na rin online material where you can do annotating. Okay? Pero according to the survey, iba pa rin po pala talaga if you, no, you pen, no? You pen whatever you think sa mga sa annotations. Yan ang mga mahalagang bagay. Kaya kailangan ng mga bata talagang para sa akin no, bilang isang advocate ng pagbasa. Kailangan mas malaman muna nila ang printed environment kaysa sa online environment. Several studies no have proven, validated no, that in terms of learning content materials, okay, mas natututo ang mga bata sa printed materials, sa printed books. Okay, ma'am. Ako, tayo din po kasi ay mga magulang, no? Kahit na minsan, sobrang parang you're disappointed, no? Kasi hindi ko dapat ginagawa to. Pero kailangan ang nanay talaga tutok na, how do you call that, no? Yung conviction mo na yung kinabukasan ng anak mo ay nakasalalay sa'yo, dapat laging nandun. At alam mo, mahal na mahal mo sila, kaya ginagawa mo to. Learn to listen to your children. Learn to listen to your children. Kahit na wala silang sinasabi, learn to listen to them. Kasi po napaka-importante, minsan mas importante pa nga po yung wala silang sinasabi. Tama po ba? Mas importante yung hindi nila sinasabi. Pero sa panahon natin ngayon, napatunayan natin na ang mga magulang ang bahay katuwang ng gobyerno, katuwang ng eskwelahan. Okay? Hindi kaya ng gobyerno to. Magpasalamat tayo may mga private institutions no, na tumutulong sa gobyerno. Okay? Tulad po ng CEM, no? Sa ginagawa nating ito, tumutulong tayo sa mga sa sektor ng pamahalaan tungkol sa edukasyon. We spend no, our lifetime reading, although sometimes because reading is a natural activity that sometimes we take it for granted. Okay? Halimbawa, pagsasakay ka sa jeepney, no? Ano ang una mong ginagawa? Papara ka muna ba? Hindi ka nagpapara. Binabasa mo. Pero akala mo hindi ka nagbasa. Kasi it's so natural that your brain is already conditioned, no? Sa pedestrian lane, ano ang una mong ginawa? Tumawid ka ba? No, you looked at the traffic light. So that's part of reading. It may not necessarily be, you know, a printed text, symbols, signages. I think that's very important. No? Yung mga informal trainings natin sa mga bata. Yung iba-ibang languages, no, i-orient natin. Kasi nga po, kailangan din yung tinatawag nating intergenerational transmission of language. Tayo na namang mga magulang ang magtuturo sa kanila ng language na ito. For example, bed, kama, ano po ba sa ibang lengwahe ang kama? So, we play with words. Magandang malaman ng mga bata na hindi lang Filipino, hindi lang English ang languages na dapat nilang malaman. Even the languages of mga tinatawag natin kasing heritage language, natutunan ko ma-unlearn yung kapag may maling pronunciation, no? Parang maiinis ka, karamihan sa ating mga Pinoy, no? Pag mali yung pronunciation, naku,
hindi ganyan, no? But I was able to overcome that kind of attitude sa mga teachers, no? At naririnig ko to lagi, marami silang mispronunciation. What I am thinking, ano, at the back of my mind, baka iba yung language background nito, no? Baka nakatira siya sa isang province na high fluidity, mataas yung accent, no? Very very recognizable yung high accent niya. But your role is to make them realize that life has different perspectives and several perspectives, no? Language is a predictor of but not the sole predictor, no, of the intelligence of the child. So as early as kapag nasa womb pa nga lang, no, meron tayong tinatawag na emergent literacy. Meron tayo na nasa womb ka pa lang, you can actually read to your child, no, to your baby. Tapos meron mga pag-aaral na soft music. Okay, ibig sabihin doon pa lang sa period na 'yon, no, kailangan ng matutunan ng bata ang mga bagay-bagay sa mundo. I think it's important to really condition your mind that you are not just a parent or a mother, you are also a teacher and a friend. You need to befriend your children because they need you. They need you because sa panahon natin ngayon, tayo mga magulang talaga ang kailangan umalalay sa ating mga anak. Okay? Ang pagtuturo ng pagbabasa, kailangan maisali natin sa ating mga anak. Higit lalo ang pagmamahal sa pagbabasa. So ang pagbabasa talaga, ito yung passport natin sa buhay, no? Kung gusto mong pumunta, for example, sa Sahara Desert, hindi mo na kailangan kumuha ng passport at mag-travel. Ngayon, through reading, makakapunta tayo sa bawat lugar sa mundo. Sabi nga, no, ang bata daw na magaling na mambabasa ay isang magiging magaling na leader sa hinaharap. So kailangan mahalin natin ang pagbasa dahil isa ito sa maaaring makatulong sa atin sa pagbabago ng ating inalalagyan. So wag na tayong itigil na sana natin yung mga prinsipyo na gawain ni teacher yan. Hindi ko gawain yan. Ngayon nakita natin na yung napakahalagang aspeto ng pag-aaral ng mga bata ay ang tahanan, no? Partnership. Ito ang pag-aaral at ang karunungan ay partnership naman po talaga ng bahay at ng paaralan. So panindigan natin ito at alam pong kakayanin natin hanggang maging maayos ang mundo natin. Walang ibang magtuturo sa ating mga anak kundi tayo rin, mga magulang. At napakaswerte natin dahil binigyan tayo ng pagkakataon na maging isang guro at maging isang kaibigan sa ating mga anak. Baka ito rin ay binigay na grasya para mas makilala natin ang ating mga anak.